Yung. Ito mga tips na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, pag-uusapan. Hello guys! Good day sa inyo lahat at welcome ulit sa Noah's Garage. So, sa video ito, papakita ko sa inyo ang bago nating OBD2. So, ito ay Bluetooth-based na OBD na scanner. So, dati meron akong video na pinakita sa inyo na OBD2 scanner din. Pero, yung scanner na yon ay more on reading lang tsaka erasing ng codes. No? So, para mapanood nyo yun, bilagay ko yung link dito sa ating cards tsaka sa description. Okay, so ito ay OBD to Bluetooth na kinakabit din dun sa OBD port ng inyong mga sasakyan. So kung OBD2 port ng inyong sasakyan, siguro mga 2005 pataas na models yan, pwede kayong gumamit ng mga ganito. At ang maganda dito guys, napakamura lang na ito. No? Ito ay China brand, syempre, sa online shop natin binili. Napakamura lang na ito. Wala pa itong 200 pesos. So pwede natin i-try ito. No? At yun ipapakita ko sa inyo kung paano nyo magagamit ito using your phone or your Android head unit. So ito ay kakabit natin sa Android head unit natin sa ating Montero Sport. So ganito yan. So ang ating OBD port ay nandun. Okay? So kabit lang natin. Yan. So nilaw na siya. No? Okay, start natin ang makina. Yan. So, dahil Bluetooth siya guys, so ma-detect siya ng ating Bluetooth na Android head unit. So, kung wala kayong Android head unit sa sasakyan ninyo, pwede nyo gamitin yung inyong cellphone o yung Android na mobile devices ninyo. Okay, so ang gagamitin ninyong application dyan ay yung torque. Okay, yung torque light. Pwede rin yung torque. Okay, so try natin. Na-setup ko na siya dito. Pakita ko lang sa inyo kung paano. Ano. So, punta kayo sa torque. O, so, umpisa, punta muna kayo sa settings ng Bluetooth ninyo. I-prepare nyo siya, okay? Prepare nyo siya. Hindi natin kung nakakonnect na. Pag connected na siya guys, automatic yun. Yan o, paired na siya. So, kung i-prepare siya first time, meron siyang password. Yung pairing code. 1234 lang gamitin yung apat na numero lang. Kadalasan 1234 or apat na 0. Okay? So, ito siya. So, tignan natin yung real-time information. Ayan, train lang natin. Okay guys, so ito siya. So, hindi siya mag-connect kanina kasi nagko-connect siya sa aking phone. Phone kasi gamit ko ngayon. Eh, naka-buds ako. Kaya nagkakaroon ng conflict. Kaya nahirapan siya mag-connect dito. Pero magko-connect din siya. Okay, so hihintayin nyo lang ng saglit. Connected na rin siya. So, makita niyo, ito yung mga information na pwede niyo makita kapag Bluetooth based ang ginamit niyo OBD2. So ito yung main menu niya kung torque ang gagamitin niyo. Tingnan natin fault codes. So wala siyang fault codes. So pwede rin kayong gumamit ng ibang mga function diyan. Pero kadalasan ito yung ginagamit, real-time information. Yan. So yung coolant natin, yan importante yan. Kaya yan ang nilagay ko dyan kasi gusto ko ma-monitor ko yung coolant temperature natin, yung engine temperature natin. Usually nasa 85 yan to 90 yun ang normal. So kung ang sa inyo go beyond that degrees, for example 97 degrees, may issue na yun. Ano? Ipa-check nyo na yung inyong cooling system kapag lumampas na ng mga 97 to 100 degrees Celsius. So meron din tayong digital na speedometer. Tapos yung idle natin, tapakan ko yung accelerator. Ayan. Tumataas siya, di ba? Pababa ulit siya.
Meron din siyang mga ganito. Kung nakataas yung, nakatilt yung sasakyan ninyo, makikita nyo yung angle niya, yung degree angle niya. Tapos meron din siyang compass. Nawala yung compass natin dun sa stock na head unit natin. Pero dito, makikita natin may compass siya. Nakita nyo yung iba't ibang data, yung throttle, vacuum, transmission na temperature, meron din. Kung gusto nyo mag-add, marami pang data kasi yan. Yan, add display lang. So, itatap nyo lang yung screen nyo kung sa cellphone kayo, long tap lang, add display. Tapos, pwede kayo mamili dyan. Kung gusto nyo, bar display, graph, gusto nyo digital, pwede rin. Or, yung dial. Gusto ko kasi dial. Yan. So, pag nag-dial, marami kayong pagpipilian. Yan. Merong mga sensors dito na makikita ninyo. Air fuel ratio, yung mga ganyan. Barometer, catalyst temperature. So, marami. Marami kayong makikitang information kapag gumamit kayo ng itong OBD2 scanner. Engine oil temperature. Click nga natin yan. Small lang. Yan. So, makikita nyo rin yan dito. Balik ko lang siya konti. Mamaya, ano rin yan. Babalik. Pupunta rin yan sa tama niyang kalagyan. Yun. Yan, oil temperature natin. Okay? So, i-drive natin saglit. Pakita ko sa inyo yung difference kapag mataas na yung temperature natin. Kapag na-reach na niya yung operating temperature ng engine. Okay? Okay guys, so na-drive ko na yung sasakyan. Nasa normal operating temperature na ang ating engine. So, tingnan natin ang ating OBD. So, naka-open na yung ating aircon. So, tumataas na yung ating RPM. Nasa 1,000 o 900 RPM na siya. Which is normal. Tapos, yung ating coolant temperature ay nasa 85 na. Minsan, pumapalo ng 86 yan. So, sa Montero, normal yon. Kaya kapag sa inyo, pumalo ng siguro at least hanggang 90 or 95. Normal pa siguro yun. Pero pag umabot na ng 100 degrees Celsius, hindi na normal yun. Pacheck nyo na yun inyong cooling system. Tapos ito yung odometer natin. Tapos lahat ng yan, useful ano. Pero makikita nyo, dito sa oil temperature, walang data. Dito sa transmission temperature, wala rin data. So ibig sabihin yan, walang data yung ECU. Baka wala tayong sensor dun sa engine oil, ganun din sa transmission temperature. Sa transmission natin, walang sensor dun ng temperature, kaya walang data. Okay, so depende siguro sa sasakyan yan. Kung ang sasakyan nyo meron, sigurado lalabas yung data dyan. Okay, so pinakita ko sa inyo kanina na marami pang data, information na pwede kayo makita kapag gumamit kayo ng OBD2 scanner. So dito, pwede rin kayong mag read ng code, pwede rin kayong mag erase ng code. Okay, so meron kayong check engine light, ABS light o airbag light, pwede nyong i-check using this very affordable OBD2 scanner. Okay, so pwede nyong iwan to sa sasakyan nyo, nakasalpak lang dito sa OBD nyo, kahit na patay nyo yung makina, pwede nyong iwan. Meron lang siyang ilaw ano, kaya kung hindi kayo comfortable doon, pwede nyong tanggalin, isalpak nyo na lang kung magdo long drive kayo. Okay, maganda yung meron kayong information sa inyong dash o kaya sa cellphone ninyo habang kayo bumabiyahe. Ang kagandahan niyan, kung meron kayong ganitong Android unit, pwede pa rin kayong mag-sounds sa background, no? Mag-radio sa background habang nakikita ninyo ang applications na ito. Okay guys, so maglalagay ako ng description ng link sa ating website kung saan kayo makabili ng ganitong OBD na super mura, super affordable at very useful para sa ating mga car owners. Okay, salamat sa panonood guys. Sa ulitin.